Sir Ibarra. Maraming salamat po sa lahat. Napakabuti niyong ina. At hindi po tama ang nangyayari sa inyo ngayon. Nag-iisa kayo. Nangungulila. Hintayin ko aking mga anak. Totoong si Basilio. Basilio! No! Wala. Ang ganda ng musical score ng talaga, grabe. Pero wala naman tayong magagawa kung hindi ang kumapit at manalig sa Diyos. Hindi niya tayo pababayaan. Pagmamahal na tanging kayo lamang ni Crisostom ang makapagbibigay. Ang galing ni Tia, anak. Ang ganda ng mga words niya. Ayan guys, nagbabalik tayo for episode 27 ng Maria Clara at Ibarra, ang bilis lang ng oras. So mag-recap tayo muna bago ang lahat dating gawi. So sa naalala ko, si Maria Clara ay masaya na ulit dahil nagpadala ng sulat sa kanya si Ibarra. And parang ang nangyari naman kay Clay and kay Ibarra is si Clay talaga. Parang nahuhulog siya kay Ibarra. May instance kahapon na tinititigan niya yung ano, yung natutulog na Ibarra, tapos nagising si Ibarra, good luck. Super awkward yun, pero marami ang nakilig. And again, okay na sila pala, si Clay at si Ibarra, kasi di ba nagkatapuan sila nung isang araw. So kahapon, nagingin ng patawad si Ibarra kay Clay at binanggit niya na parang pareho sila ng sitwasyon ni Clay na parang out of place sila. So may commonality na sila doon and nagkasundo na sila ulit. And isa sa mga mangyayari is yung blood moon or yung buwan na magkukulay dugo, which is hindi ko alam kung coincidence, feeling ko hindi coincidence to, parang sinadya nila na magtugma ang pecha ng red moon din sa real world sa atin dito. So 'di ba ganun sila ka ano sa detalye, ka keen sa details ng story na to, and nakakatuwa yung ganung level ng thinking, ganung level ng pagiging witty. So shout out once again sa mga bumubuo ng Maria Clara Ibarra, pati na kay Ma'am Susette, yung writer ng istorya, napakagaling nyo. And ano ba naalala ko? Ayun, nakita pala si Clay at si Sisa doon sa may simbahan. And timing yun, blood moon yun. And yung last na scene na naalala ko is yung si Ibarra, binabasa niya yung sulat pamamaalam. Yung lalim, sulat pamamaalam ni Clay or farewell letter ni Clay. And tingnan natin kung ano pang mangyayari na yung araw. So I think ready na tayo for today's video. So without further ado guys, let's go check this out. Ready, 1, 2, 3. Ang problema na Miss Lamierda niyan. Miss Lamierda. Ang daming opinion, lahat pinanggalaban. That woman, Fidel, is not difficult. She's just different. Maaari mo ba akong bisitahin mamaya sa aking kwarto de trabaho pagkatapos ng iyong mga gawain bahay? Masusunod po, kamahalan. Este mahal. I mean, sir. Ramdam ko talaga ang pagtatangin niya sa akin. Bukas daw ay siya naman daw ang dadalaw sa akin. Malapit na ang pista. Kaya siguro mas marami pa kayong pagkakataon makikita at magkakasama na yung nobyo. At wala na makakapagpahiwalay pa sa amin. Miss Clay, hindi ko siguro alam ang gagawin ko kung wala ka sa aking tabi nitong mga nakaraang araw. Importante na magkasundo tayo upang patuloy mo pa ako masamahan kasama ng iba ko pang mga mahal sa buhay. Pauwi na nga ako. Huhugot ka pa ng ganyan. Hoy, para sabihin ko sa'yo, school requirement ka lang, kaya uuwi ka na. Final answer. Aalis ka na sa mundong ito. Inyong masdan,
ang nagbabadyang pulang sinag ng buwan. Wari mga anino na mandirigma ng bayan na ito na nagkukubli o mapupulang puso ng mga nilalang na handa ng lumaban para sa pag-ibig. Magsiwi na kayo, patid ninyo! Ilang minuto na lamang ay maaari kayong dakpin. Ang mga lumalabag ay Alperen. This is it, lanang balikan. Haalis na ako sa napakagulong mundong ito. Ate Sisa, okay lang po ba kayo? Nais ko sana mahagkan muli ang aking mga anak. Hindi tayo nila ako papasukin. Isang malaking karangalan ang makilala ka, Sir Ibarra. Maraming salamat po sa lahat. Sabi nila, nagliliyab na raw ang aking katawan. Pagkat sumanib na raw sa akin ang demonyo. Natatakot ako. Natatakot ako. Paano ko pa mahahagkan na aking mga anak kung ganun? Ate Sisa. Huwag po kayong maniniwala. Hindi po totoong may masama sa katawan ninyo. Dahil lang totoo, napakabuti niyong ina. At hindi po tama ang nangyayari sa inyo ngayon. Nag-iisa kayo. Nangungulila. Ngunit pati ikaw, iiwan mo rin ako. Tatay. Katulad ng mga anak ko. Nako. Katulad nyo, kailangan din ako ng mama ko. Kailangan ko din siya. Lubos ako nangungulila sa nanay ko. Kaya gusto ko sanang makaakyat sa Dore para makauwi na ako sa amin. Napupunay na. Magdadigit na ang ina at ang kanya anak. Umuwi ka na sa kanya. Umuwi ka na. Eh, paano po kayo? Hindi masusunog ang katawan mo tulad ko. Hayaan mo na lamang ako dito. Pagkat hihintay ko aking mga anak. Maraming salamat, Ate Sisa. Hindi kita makakalimutan. Miss Clay? Miss Clay? Ate Sisa? Sir Ibarra? Anong ginagawa niyong dalawa dito? Halika na, tumuhi na tayo. Sir, kaya nga po ako nandito dahil uuwi na ako. Dito sa simbahan? Ganitong 10 oras ng gabi? Kung kailan maaari ka ng dakpin ng Guardia Civil? Sir, pwede ba? Huwag niyo na po akong pahirapan pa. Eh, kaya akin yung pinahirapan? Samantalang hindi ko nga mapagtagni sa aking isipan kung bakit pinagdadamot mo ang isang maayos na pamamaalam.
Sir naman eh. Please lang, pabayaan niyo na po ako. Umuwi na po kayo, isama niyo si Ate Sisa. Ako na pong bahala sa sarili ko. Uuwi na ako sa amin. Sige po. Sandali, at paanong dyan ang daan pauwi sa inyo? Sir, ang hirap i-explain sa totoo lang. Pwede bang papayaan niyo na lang ako? Kung nais mo talagang umuwi, ay bukas, pagsikat ng araw, ihatid kita. Ngunit hindi ngayon, hindi ganito, at hindi dito. Nahihili ko na ang kanilang mga yabag! Kanila ako kakastiguhin nila ako! Alisisa! Kastiguhin? Spanish po. Alisisa, huminahon kayo! Hindi, bakit? Alisisa, huminahon kayo! Alisisa! Miskar! Wag! Wag! Alisisa! Wag! 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 Marilig tayo ng mga gwardiya. Hindi mo naiintindihan. Ako hindi mo nauunawaan. Kahit ano tahimik ko, matutunta nila ako, sasakta nila ako. Alisisa! Wala mo lang rin ka na tingnan ako! Alisisa! Ka! Hindi mo ako naiintindihan. Asakta nila ako. Alisisa! Nahuli pa sila ng gwardiya sibil nito. Ino! Ang ganda ng musical scoring talaga, grabe. Samahan, kasama ng iba ko pang mga mahal sa buhay. Mahal sa buhay. Saan ba dito yung portal? Wala pa. Magbebel pa muna bago lumabas yung portal. Malinaw na paglabag sa ordinansa ng Alperen. Mga Ginoo, bigyan niyo sana kami ng pag-uunawa. Ako ay pauwi na sana, ngunit nadaanan ko ang korwek sa aking sisa. Kayo ba hindi naaawa sa kanya? Sumusunod lamang kami sa ordinansa. Si Ali. Ali? May nagsasabi na si Rizal daw yun, yung altap-tap. Sa ikatlong gabi, magkakaroon ng pambihirang eclipse o buwan ng dugo. Vladimir. Sa apit ng hating gabi, kailang pumunta ka sa tori ng simba. Doon mo maririnig ang tunog ng kampana at ikaw lang ang makakarinig. Tunog ng kampana, ako lang ang nakakarinig. Oh, nasaan?
mo si Ali. Parehas kayo ni Mr. Torres. Ayan, pag nag-full mo na po. Kasi naman dito yung portal. Nasa likod mo. Dalhin sila sa kartel. Ginoo, maaari ba? Pakawalan nyo na si Alexisa. Tinatakot na lamang ng babae. Dapat lamang siyang matakot, Senyor. Dahil hindi siya marunong sumunod sa atitontonin na ordinasa. Pero wala na sa wastong katinuan ng pobreng babae. Senyor, tumigil ka na. Parang awa niyo na. Huwag yun ang saktan pa. Mama. Elias, makikita mo na kayo. Paalam, Noni Mitangire. Paalam sa inyo lahat. Ang totoo niyan, napamahal mo kayo lahat sa akin. Akala kong ano, totoong si Basilio yun. Hallucination lang pala. Ala. Oh my gosh. Sir Ibarra. Binalang si ano? Pati si Sarah, ano nangyari sa inyo? Tama na! Tumulungan siya ni Ibarra. Kalabutan ako ngayon. Clara! May oras pa naman siguro. Tutulong siya din. Ayoko lamang na mayroon pang isang masasaktan pa. Tuluyan na nasiraan ng ulo si Sisa. Ang sabi niya, anak niya daw si Don Crisostomo. Baliw ka, Sisa! Kaya nga't sana ay pagbigyan niyo kami ng pag-unawa at awa. At kami huwag yun ang hulihin. Huwag ka na tatangis nandito na nanay. Pinanak, huwag ka nang tatangis nandito na nanay. Ililigtas ka ng nanay! Mga Ginoo, nakikiusap po ako. Alam kong kilala niyo si Don Crisostomo Ibarra at ang kanyang ama. Alam ko rin alam ninyo ang magagandang ginawa ng kanyang ama sa bayan ng San Diego. Kaya nagmamakaawa po ako sa inyo. Alang-alang sa alaala ng kanyang ama, pagbigyan niyo na po kami, pakawalan niyo na po kami. Sige. Pagbibigyan ko kayo. Umalis na kayo. Galing ni Clay. Bago pa kayo abutan ng mga kasama namin dito. Bait ng isang ano. Sige na. Isang gwarda sa bisa. Hala. Anak ko. Halina kayo. Umalis na tayo. Halina. Anak. Anak. Miss Clay. Ako ba'y narinig mo? Halika na at umalis na tayo. Hindi pwede. Kailangan ko umuwi. Nilirik ko na sila! Miss Clay!
Hala. Wala, wala na yung portal. Andito lang yun eh. Hindi siya makaka-uwi na yun. Ano ba ang nangyayari sa'yo, Miss Clay? Ako'y nagugulumihan na nasa iyong inaas ka. Yun na lang ang chance ko para makauwi eh. Makauwi? Dito sa kampanaryo? Sinabi ko naman sa'yo kung talagang gusto mong umuwi at iwanan ako. Bukas na bukas ay iyahatid kita. Imposible na po akong makauwi pa ngayon. Bakit naman hindi ka makakauwi? Dahil sa'yo. Dahil sa akin. Hindi. Wala kang kasalanan. Kasalanan ko. Kasalanan ko. Kasi konting oras na nga lang ang meron ako para makauwi sa amin, para makita ko yung pamilya ko, pero mas pinili kong balikan ka. Kasi hindi ko matiis na may mangyaring masama sa'yo. Sa inyo ni Ate Sisa. Ikaw ba'y talagang tinakasan na ng iyong bait? Dahil hindi ko na mawari ang iyong mga sinasabi. Ano ka? Oh, Sir Ibarra. Siguro nga tinakasan na rin ako ng bait. Ang bilis na mag-change ng emotions niya, no? Sobrang galing ni Barbie. Hindi pwede to. Hindi ako pwedeng maiwan dito habang ang realidad ko ay nasa labas lang ng kung anumang mundo to. Makakaalis pa rin ako dito. Tama, nandito lang yun eh. Nandito lang yung kanina. Baka hindi ko lang nakikita, pero nandito lang yung portal. Sandali, ano ba itong portal na tinutukoy mo? Ito ay pawang bintana lamang. At ang pagtawid dyan ay malinaw, kamatayan. Sorry po, Sir Ibarra. Sorry kung hindi na kita masasamahan sa dulo ng kwentong to. Kwento? Anong kwento? Goodbye, Sir Ibarra. Clara, anong gagawin mo? Magunos dili ka! Tatalon sa bintana. Ah, girl! Grabe yan. Patay sana siya kung hindi siya sinalo niya ni Ibarra. Madasalin talaga si Maria Clara. Ikarita. Tila walang tigil yung iyong pagdarasal. May bumabagabag ba sa'yo sa tahimik na gabi? Tia, totoo po ba yan?
May dala raw akong panganib kanina nagdurog ng buwan. Yun ang nakakahaka. Pero wala naman tayong magagawa kung hindi ang kumapit at manalig sa Diyos. Hindi niya tayo pababayaan. Ang amo ng mukha niya. Di yan, nag-aalala ko kay Crisostomo. Kung kailan nakauwi na siya sa aking piling, pakiramdam ko ay may humihila sa kanya papalayo. Tahan mo, Clarita. Hindi totoo yan. Walang tao o buwan na makapaghiwalay sa dalawang taong lubos na nagmamahalan. Patay. Wala na yung porta. Ano ba tong portal na tinutukoy mo? Hindi ba si Crisostomo ay may sorpresa sa'yo kanina? May laki pang ang liham at hindi pa't makikita kayo bukas. Pakiramdam ko ho ay meron siyang hindi sinasabi sa akin. Bueno, bukas na bukas ay maaari mo itanong sa kanya kung anong gumugulo sa iyong isip. Tahan na, Miiha. Alam kong malaking dusa ang mahimbing sa isang gabi na maraming katanungan. Pero kailangan manalig ka sa inyong pagmamahal. Pagmamahal na tanging kayo lamang ni Crisostomo makapagbibigay. Ang galing na Tia, ano? Ang ganda ng mga words niya. Ah, tapos na. Sir, pwede bang dito muna ako ulit? At kung pagbibigyan niyo ako, gusto ko sana magpasama bukas para sa isang importanteng mission. Sino ba yung dumating na bisita? Napaaga ba ang aking kasintahan? At nagkasundo na pala kayo nung binibining kasama niya. Nasinayang na ba? Hindi ba ang mission na to ay para naman sa kanya? Ngunit paano kung sa halip na makabuti ay makasama ito sa kanya? Paano niya mahahanap ang kanyang mga nawawalang anak? Andrea, ooh, okay. Ang bilisan ng oras, guys. Ayan, maraming salamat sa panonood kasama ako. And grabe, patindi ng patindi yung mga kaganapan dito. And hopefully bukas, makareact pa rin tayo. Medyo mag-alanganin ako ngayon. Parang malilit ako, pero it was worth it. So, thank you so much, guys, for supporting my reactions pa rin. And ano masasabi natin dito? Hindi pa, hilaw pa, hindi pa ako pwedeng mag-salita ng kung ano. Kasi inaantay pa natin na umopen up yung storya dito. And ako ay natutuwa pala dahil nag-stay si Clay, so hindi na natin maging problema yon. Definitely, matatapos niya yung kwento. Ang nakakatakot ngayon is paparating pa yung mga mas matitinding mga mangyayari, yung mga mamamatay, yung mga karakter dito. Actually, hindi ko alam kung sino-sino, pero alam ko meron kasi gawa nga ng mga comments ninyo. So, ayan guys, thank you so much for watching once again, and I hope to see all of you guys in my next reaction video for Maria Clara at Ibarra tomorrow. Bye.